Sa recent episode nga ng anime, muli na naman nating nakita ang Gear 5 ni Luffy. At gaya nga nung time na unang beses natin tong makita, may vibes na naman nga si Luffy ng isang devil. Kaya naman mapapatanong nga tayo kung isa rin kayang devil yung original na Sun God Nika? Kung sasagutin nga natin to, maaaring oo. Since base nga sa silhouette ng mismong Sun God Nika, possible nga na meron siyang sungay. At itong sungay nga madalas na ina-associate sa mga devil. So what if yung unang mga naninirahan sa mundo ng One Piece in fact mga devil? Kung iisipin nga natin makailang beses na nga rin pinapakita ni Oda itong si Luffy na meron siyang sungay. Ilang beses na nga nating nakikita yan sa ilang mga cover pages at even sa mismong storyline. Ito na kaya yung foreshadowing na may sungay talaga yung mismong Sun God Nika? Teka, sino ba ang pinakasikat na devil na kilala natin? Diba si Lucifer? Ngayon ay during Dressrosa arc nga ang ginamit ngang epithet ni Luffy Lucy. At itong Lucy nga short for Lucifer. Ngayon sa Bible nga in Isaiah 14 verse 12 nabanggit nga na itong si Lucifer daw tinatawag rin bilang Son of Dawn. At itong word nga na Dawn makailang beses nang ginagamit na related kay Luffy. Una ito nga yung mismong pangalan ng isla kung saan siya ipinanganak, sa Dawn Island. Sinasabi rin na si Luffy daw ang magbibigay ng liwanag sa mundo, which is ito nga yung mismong meaning ng Dawn, at marami pang iba. Yes, alam ko na medyo naguguluhan kayo. Since kung related nga itong Sun God Nika sa Devil, ang ibig sabihin ba neto masama siya? So kung i-analyze nga natin itong nangyayari sa mundo ng One Piece, kabaliktaran nga yung nagiging simbolism ng mga Devil at ng mga Gods. For example, itong si Nico Robin. Ang epithet nga niya nung bata pa lang siya, Devil Child. Nakita rin natin siya na nag-transform sa Wano bilang literal na Devil. Pero base nga sa pagkakakilala natin sa kanya, hindi naman siya masama. Bagkos, mabait nga siya. Si Sanji naman na nagmukha ring devil during Thriller Bark Arc. At itong si Zoro nga na nagtatransform into Ashura, parehas nga rin na related sa demon or devil. Pero parehas nga silang mababait din. Sa kabilang banda naman, itong tinatawag ng mga gods gaya ni Inel, literal ngang masama. Or even itong mga celestial dragons na ang tingin nila sa mga sarili nila, mga gods, masasama nga rin. Meaning sa mundo ng One Piece, kabaliktaran ang nangyayari. Ang mga gods ang masasama at itong mga devil ang mabubuti. Mabalik nga kay Lucy or Lucifer, alam naman na natin ang kwento patungkol sa kanya. Diba? Nag-revolt nga siya sa god na nag-cause ng pagtapon sa kanya sa lupa. At ang nilabel nga sa kanya, worst enemy of God. So what if ganito rin yung nangyari sa Sun God Nika? Nag-revolt itong Sun God Nika sa kinikilala nilang God, which is masama, at natalo siya. Ang naging consequence nga nito, napunta siya sa mundo at siya ang nagpaumpisa ng mga devil fruits. So this back sa nabanggit ko nung una na itong mga devil ang mga unang naninirahan sa mundo. Isa itong Sun God Nika sa pinakaunang race sa mundo. Nag-revolt siya sa masamang God na kinikilala niya at nilabel siya bilang worst enemy of God. At speaking of race, ang isa nga sa recently lang na ni-reveal na race, itong mga Lunarian. Although saglit nga lang nating nakadaupang palad itong huling miyembro ng lahi nila, which is si King during Wano Arc, ang representative naman ngayon ng mga Lunarian, ito ng mga Seraphim. Since technically nga, may lineage factor sila ng mga Lunarian. Kita naman natin yan sa physical appearance nila. Similar nga kay King, meron din silang pakpak, brown skin at puting buhok. So in chapter 1059 nga, unang na-introduce itong mga Seraphim sa atin. Which is ang una nga nating nakilala, itong si Seraphim Hancock at Seraphim Mihawk. In chapter 1062 naman, nakilala natin itong si Seraphim Kuma na sinundan ni Seraphim Jinbei in chapter 1065. At sa chapter 1086 nga, nagpakilala pa ng tatlong Seraphim na sila Seraphim Doflamingo, Seraphim Gecko Moria at Seraphim Crocodile. Ang basic knowledge nga na alam natin patungkol sa kanila, bunga nga sila ng cloning ng original 7 Warlords. May lineage factor nga sila ng specific nilang
bilang Warlord at Lineage Factor ng isang Lunarian. Bukod pa nga dyan, may mga abilidad din sila na similar sa Devil Fruits. At dahil nga yan sa green blood na ininfuse ni Dr. Vegapunk. Gaya nga sa mga pacifistas, nakokontrol din yung pag-command sa mga Seraphim na to. At unlike nga sa mga pacifistas na na-reveal na si Bonnie pala ang pinakamataas sa hierarchy sa pag-command sa kanila, itong mga Seraphim nga as is pa rin yung alam natin patungkol sa kanila. Since ibang entity nga sila. Meaning technically na yung mga Gorosei pa rin yung may pinakamataas na hierarchy sa pag-command sa kanila. Anyway, in chapter 1065 nga, nabanggit ni Edison na bata pa daw itong mga Seraphim. Which is given naman. Since appearance pa nga lang nila, kitang-kita naman natin ang ebidensya. Pero dito nga tayo mapapaisip na kung ine-emphasize itong pagiging bata nila, ang ibig sabihin lang neto, may chance sila na tumanda pa. Diba? Meaning kung nalalakasan na tayo sa batang version ng mga Seraphim, hindi pa ito yung mga final forms nila. At patikim pa lang ito sa kung ano talaga ang mga kakayanan nila. Kaya naman ang magiging tanong nga dito, paano? Paano kaya sila possibly natatanda? I'm sure na ang unang papasok sa mga isip nyo sa pamamagitan ni Jewelry Bonnie. Since oo nga naman, yung Devil Fruit Powers nga ni Jewelry Bonnie may capability na i-alter ang edad ng kahit na sino. Pero ang counter argument nga dito gagawin kaya ito ni Bonnie? Dahil alam naman natin na mga kalaban para sa kanya itong mga Seraphim. Kaya naman malabo nga na patandain ni Bonnie ang mga ito. Maliban na lang kung i-reveal din sa mga susunod na chapters na siya rin pala ang may pinakamataas sa pag-command sa mga ito. Panigurado, walang kaano-ano, talagang papatandain niya itong mga Seraphim. O hindi kaya makuha siya ng mga Gorosei at pilitin siyang gamitin yung Devil Fruit Powers niya sa mga Seraphim. Pero rather than that, wala na nga akong nakikitang ibang rason para gawin ito ni Bonnie sa mga Seraphim. Bali sa tingin ko nga ang magiging sagot sa tanong kung paanong tatanda itong mga Seraphim nasa kanila mismo. Nasa system nila mismo o sa naging paggawa mismo ni Dr. Vegapunk sa kanila. Kung matatandaan nyo nga, during Whole Cake Island Arc, natakel na rin nila Sanji at din Smoke Yonji yung topic na to patungkol sa edad ng mga cloning. Specifically sa mga Germa soldiers na ginawa ni Vince Smoke Judge. Nabanggit nga ni Yonji na itong mga soldiers daw nila 5 taon lang ang kinakailangan para maging 20 years old. Imagine guys ha, itong gumawa nga ng mga Germa soldiers na to si Vince Smoke Judge. At considerably nga na mas matalino sa kanya itong si Vegapunk. Meaning kung kaya ni Judge na mag-create ng mga Germa soldiers na kailangan lang ng 5 taon para maging 20 years old, ano pa kaya ang magagawa na itong si Vegapunk? Meaning mas mahihigitan pa ni Vegapunk itong pagkakagawa ni Judge sa mga Germa soldiers niya. Na kung iisipin nga natin, nangyayari na nga ito. Dahil recently nga lang in-announce itong patungkol sa mga Seraphim. At buwan pa nga lang ang lumilipas at mukhang 10 years old na ang mga ito. Meaning ilang buwan lang ang lilipas at wala pang taon, may posibilidad nga natatanda na itong mga Seraphim. At sakto nga itong oras na to para sa Final War. Dahil ang pinakamatunog nga na susunod na arc yung Elbaf Arc. Na kung pupunta sila Luffy dito at pupuntahan pa nila ang Laugh Tail, paniguradong ang susunod na nating kita sa mga Seraphim, hindi na sila mga bata. Bagkos mga adult na sila na mas malalakas. At dito nga mapoprove ng mga Marines at ng World Government na tama lang ang naging desisyon nila na tanggalin na ang 7 Warlord System at palitan sila nitong mga halimaw na Seraphim. So kung hindi pa nga nagsisinkin sa inyo kung gaano kalakas possibly itong mga adult Seraphim, imagine nyo na lang si Mihawk or si Boa Hancock na nakipag-fusion kay King. Meaning mas malakas, mas mabilis, at hindi napapagod na Mihawk or Hancock itong makikita natin sa future. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa mga gods at devil sa mundo ng One Piece. Kung natripan nyo nga itong topic natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang.